nga kanunay nga nakabiabi nato pinaagi sa mainit na kape og tsa matag Domingo nga tanan. Daghan kay salamat sa management and staff sa Amila Hotel One. Labi na nga to kang manager Gold Fabriga, kang Charlotte Oro, kang Sheena Lores, kang Catherine Van Sevilla, kang Ryan Kauba, kang Joey Buhizan, o naman kang Zoriel Tilibangko. So daghan kayong salamat sa mga personahe dire present sila tanan sa Camila Hotel 1. Og ingon man dito sa Camila Hotel 2 ang ato po dito nga lain pod nga suki matag Domingo nga tanan. So thank you so much nga to sa personnel and staff sa Camila Hotel 1 nga gipanguluhan ni Mr. Gold Fabriga. It's already May 20, 2018. Tunga-tunga na tas tuig tax, no? So, hi sir, good morning, dere ka. Dayon, ato ipahibalo nga, karong adlaw, it's a beautiful Sunday morning here in the Ipolog City. So, atong ipaabot, atong abisita uban, gikan sa Department of Education sa Sambuanga del Norte, na anadre atong instant guest, namura na siya, og noodles ba, nga instant mommy. Pero lamian kay ni niya dapat ini discussion kay kuan kay ni siya nga kanang amoning past teacher, no, teacher in the past, no, during high school days especially. So nga dunay grand reunion karon nga gipahigayon ang Sambuanga del Norte National High School. Agsauna adiri ra siya agsauna Sambuanga del Norte Provincial High School na karon Sambuanga del Norte National High School. So dunay grand reunion karon nga nahitabo, mahitabo dito sa Sambuanga del Norte National High School main campus dito sa turno ng Dakbayan sa Dipolog. Hold on to your seats kay magsugod kita sa itong discussions in a while sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, 9 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning. Live kita pinagi sa Radio Mindanao Network kasama mo DXDR 981 AM o yun man IFM 94.1 simultaneous broadcast. Salamat kayo nga to ka Taxi Ilomba o inguman dito sa station si Danny Luod o pinagi sa itong station manager nga si Edgar Dagomona dito si Bardi Libres o si Roji Monera. Thank you so much nga to sa atong IT director sa atong kapihan sa Dipolog si Mr. Silbert Abiatico Dundoyano. Ipan po nimo ang inyong kamera di Albert para makita inyong kapogi o ba ni Joey Buhisan sa Camila Hotel. Alang sa itong live streaming, www.rmnipolog.weebly.com. Alang sa itong mga televiewers, sa itong mga live streamers all over the world, good morning, good afternoon, good evening. O ingon man, tanatong tanan, ato lang yung istorya nga, thank God for the gift of life. Marugi na sa kanunay, salamat Ginoo sa ato ang gihatag niyang kasa sa kinabuhi. Ilabi na kung piskay kita, magbaton kanunay kita o piskay nga panglawas, kauban sa ato mga minahal sa kainabuhi, sa ato mga kaparintihan, sa ato mga kahigalaan nga tanan. Thank you so much, Lord. Kini si Edith Pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Makikauban na sa inyo sulod sa duha katakna nga tulumanon ang Kapihan sa Dipolog, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Sambuanga del Norte. Ato ipaabot ato mga bisita gikan sa Department of Education. And in a little while, ato introduce rin ni ato ang bagiitan po ni nga maestro sa unang panahon. Dili kay sa una ha, punili, karon lang mga panahon na. Kay maatikan da yun ang edad. in the 70s, matod pa niya. Okay? Ako na-introduce later after our commercial break. Kamoy na ato pasalamatan ang ato ang mga sponsors nga mo'y nagdala o kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So thank you so much nga to kang Attorney Senen Alvis Angeles, ang ato ang Vice Governor sa Sambuanga del Norte, Presiding Officer sa Gobyerno Panlalawigan sa Sambuanga del Norte. Dagan kay salamat, Vice Governor Senen Alvis Angeles. Dagan salamat nga to ka Mr. Henry P. Chanero, Assistant Labor Attaché sa Department of Labor and Employment sa Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you so much, Sir Henry Chanero, atong suki live streamer na to, gamonitor kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. Kaya salamat na to kang Attorney John Henrik Valle, sir, ato ang Municipal Mayor sa Lungsod sa Roha, Sambuanga del Norte. Salamat kayo, Mayor John Henrik Valle, sir, o ingon man ang JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa lilain ng klaseng fruit seedlings sa barato lamang presyo. Ang JJ Fruit
nursery and lumberyard, anami hutan sa barangay Lingasan, sa lungsod sa Pulangko, sa Buanga del Norte. Aduna na sila branch diha sa barangay Galas, Nindakoyan sa Dipolog. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Thank you so much nga to sa Janus Marketing. Nabaligya sila lang ng mga spare parts sa inyong mga sakyanan, sama sa Mazda, Hyundai, Suzuki, uban pa, ubos lang mga presyo o ilabi na sa inyong mga spare parts sa inyong motor vehicles. Anami po bang sa Quezon Avenue, Nindakoyan sa Dipolog ang Janus Marketing. It is owned and managed by former Miputak Barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Daga salamat nga to ka Mrs. Milagros Agustin, ang atong friendship diya sa Chicago, Illinois, USA. Thank you so much. Roger William and Jennifer King sa Alma County, Northern Ireland. Iyang FB post ni Jennifer, Guns and Roses na concert dito sa London. Wow! How I wish nga maka-apikwa na nga concert, no? Manila. Yes. November. And thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Salamat kayo, Congresswoman Glona Labad-Labad. Ang National Grid Corporation of the Philippines, ang ato ang partner sa Corporate 12 na adunay dako kayo nga kami na proyekto nga implementar sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang Visayas Mindanao Interconnection Project nga magalagbas gikan sa Visayas pangyong sa Mindanao. Cable kami siya, kanana ang underwater cable. Dayon, submarine cable, yeah, that's the right term. Dayon, minus-minus na ang ato ang power, kuan ani, rotation, atong brownouts, o labi na atong fluctuations sa atong power nga. Ato yung nga, kuan na sinatirong panahon na problema rin yun, labi na ang summer time. So, thank you so much nga to sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi ka Ms. Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer nga nagabasi sa Iligan City. O ganyan man, bantayi at kami ang completion sa 138 kV line transmission project sa NGCP na magalagba sa lungsod sa Simba, sa Sarias Menia, Pinyan o Pulangko ning Dakbay aning Galawigan sa Buanga del Norte. Daghang salamat nga to ka Mayor Evan Hope Boyet Olvi, sa Municipal Mayor sa Pulangko sa Buanga del Norte. Daghang salamat Mayor Evan Hope Boyet Olvi. Nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, ang presiding officer sa Sabuyang Bayan sa lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte. Thank you so much Vice Mayor Alfredo Baitit sa Pulangko. O kini, ato nang ikamingawan o one of these days ato naging malive dito sa Rojas din. Kini mo nagdala sa proyekto dito, dako kayo nga proyekto diha sa lungsod sa Rojas. Dagang salamat nga to kang Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated, nga nang minutan sa Lower Erasa and Rojas, Zamboanga del Norte. Nadia, makita na natong dako kayong proyekto, development niya sa lungsod sa Rojas, no? Lower Erasa and Rojas, Zamboanga del Norte. Kada mga silo diha, ang sanay tawag anak diha, katong cement plant, yeah. So, si Engineer Gilbert Cruz, ato mo na suki, basta na siya diri, magpa-interview, maday na siya. So, ato po na naang atangan, one of these days, no? Kung unsanay development diha sa Petra Cement Incorporated. Ang Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers and Processors Association sa Dakbayan, sa Dapitan, na maligya sa cassava chips, cassava puto, binigmit, banana crackers, pastillas de oro and makapuno, turmeric powder and cocoa, turmeric juice, salabat or ginger powder, tablia, honey, wow, mga kuan kayo ni, buko juice para sa health. Boneless bangus, boneless tamban, marinated, boneless tamban dried, bottled sardines, adlai grits, kini adlai morami gumay, then soybeans. We also sell various agri-fishery products. Availability depends on the delivery of our farmer suppliers. All of these can be found in the Livelihood Center, Negosyo Center, ground floor of our government center and in our drive-through at the Shrine City Food Terminal, Dampa, Dapitan City. Your support to our farmers by patronizing their products makes a difference in their lives for the better. Remember, no farmer, no food. You know, dyan na, wala mag-uuma, wala tayong mga pagkaon. But for Dapitan, we say, kapubrihon tumpagon, kamuting kahoy,
itanom. May ano ba kayo ng cassava cake? Matupan ni Susan Empinado ang livelihood in charge sa cassava growers and processors association sa Dakbayan, sa Dapitan City. O ingon man, daghang salamat na to kang sa fresh off the box, no? Nga namaligya sa imported nga mga items sama sa mga sanina, perfumes, bags, o guban pa sa ubos lamang nga presyo. Ay, sir, and then, atong pasalamaton usab ang ato ang Chief of Police diri sa Dakbayan sa Dipolog nga si Police Superintendent Darwin Raffer, no? Asa naman to? Dera. Darwin Raffer, ang OIC Chief of Police, ato ang namurag habol nga tarpulin. Daghang kay salamat. O, dili ka, sir. Ay, stage mo. And then, of course, ang last but not the least, ang Zinergia in Wellness and in Wealth. Food supplements, na maligya sa nilain ng mga food supplements para sa inyo ang health. Moringo, doon ay mga, saan eh, Bitsy, tapos doon ay Twin Green, Red Duke, pangita lamang si Miss Grace, si Miss Grace Paluma, ang Business Center Manager, ang apos si April Bilango, si Miss Rachel Reganion, ang ilang opisina sa Sinergia, ang mahimutang sa doon sa Barangay Hall, sa Barangay Staka ng Dakbayan sa Dipolog, no? Salamat kayo, Sinergia. And happy viewing to Norma Caballero, Jaime and Vicky Caballero, o sa ilang mga anak na si James and Samantha Caballero sa Ontario, Canada. O ang akong kinakusgan na nurse diya sa Brampton, Ontario, Canada, nga kauban sa anak ni Test Delgado de Jesus. Hello, Lady Areta Pahintitumong. Ayo-ayo diya, anak. We love you. And greetings to Mr. and Mrs. Vicente Chamson sa New Jersey, USA. So, karon ani-ana ang ato mga guests nga itong ipaabot karong butaga alang nasa itong pakikabildo sa itong kapihan sa Dipolog. Samtang ipaabot ato itong mga panelists, si Yusek, Attorney Roselier Matoy Barinaga, kung naa siya sa Dipolog, naagit to dere si Yusek, Attorney Matoy Barinaga. Tapos si Board Member Romilio Boyli, si Attorney Robel Ligorio, Konsihal, Konsihal Alimarlo Dagpin sa Dakbayan sa Dapitan, si Edgar Soronda, si Robert Pinsoy, tapos it will soon, Julius Salaberia, atong si pay panelist, gikan sa Department of Trade and Industry, and last but not the least, si Mr. Alfonso Ponsroda sa Philippine Information Agency. Okay, ano yan ato mga educators, no? Kauban ato, karumbutaga, ato nang ito yung pag-invitar sila para makahibalo po taon sa status, no? Sa atong education dili sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. And first come, first serve, attendance ko, Sir Paliog. Ato yung acknowledge una ang kiniarmo ni maestro sa una during our younger days sa among high school. Diyas sa Zamboanga del Norte Provincial High School. Muna siya ay amo ang cat commandant, no? Tapos pagkakita nila, uy, si Sir, guwapo, agang crush na yun. Kay, you know, kanang high school days ni mo, no? Diba? So, ato nang gituyo pag-invite ni para makashare po siya, gikan sa iyang pagkamaestro ag sa una, and then naba po siya na, contribution, no? Sa nation building, being a teacher, and following his profession as a teacher, asa siya napunta, then naka-reconnect ba po siya sa mga estudyante sa unang panahon. Unsa na po ang mga development sa mga estudyante. Kay when you are a teacher, you are proud, no? Nga, imong, usa sa imo ang estudyante, uy, nahimong senador, uy, nahimong kuan, ana, no? So, muna na, in nation building. Kay kita din sa itong kapiyan sa Dipolog, we are a public affairs program. So, we would like to acknowledge the presence of Mr. Hill Pahinti Tabiliran nga atong himong guest karong buntaga, atong kanhi nga maestro diha sa Zamboanga del Norte Provincial High School nga mag-reunion karong adlaw, grand reunion. Good morning, good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Wala na taon? Wala na taon? Yon daw. Okay. Sige. Good morning, Agaw Ide. Good morning, sir.
Good morning to the very able staff of Radio Mindanao Network and all the netizens of Zamboanga del Norte, the Polog City and the Pitan cities, and of course to all the citizens of Zamboanga del Norte and all our government officers and private citizens who help to build Zamboanga del Norte, the Polog City, the Pitan City, a very good place to live in. Yeah. You can, Edith, what particular aspect do you want me to to discuss, explain or to discuss? Okay. We could talk in Bisayan. Yes, Bisaya, Tagalog, English, French, German, Taiwanese, kanang Nipunggo, sa unsa nga language. As long as we can communicate with each other, okay na. As long as you can say, yes. Kampay, aloha. Oh, kampay. Okay, sa jinsa ng among kampay. Okay, thank you so much, Mr. Henley, Mr. Hilpi Tabiliran. And we'd like to acknowledge also the presence of our officials from the Department of Education, Zamboanga del Norte. Nanudlo siya, siya una ko acknowledge, okay? We like to acknowledge. si Diliway, na siya sa uubos, oh. Okay, so ikaw una. Si Mr. Jesse E. Ilacan, ang atong Department of Education, Zamboanga del Norte, Senior Education Program Specialist. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolo. Good morning, Ma'am Eder. Okay, shy kay siya. Brief ra kayang greetings. Good morning sa ating mga naminaw. Nakatay to reviewers, ha? Natay live streamers. All over the world, you can greet your relatives, friends, family, and loved ones. All over the world. Okay. Thank you so much. Og na to ka, Mr. Terence. Terence Ayer. Huh? How do you pronounce this one? Ayer? E-Y-R-E? Okay. Isa ba na siya? French? German. You really want me to discuss that? It's quite long. So Terence R. Bilangoy from the Department of Education, the Polog City, AO1, registered DepEd spokesperson. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Edith. Good morning to our live streamers, and good morning also to our listeners. So I am here representing our school's division superintendent, Dr. Mary Lisa Tabilon. Okay. Wapa ra ba ito si ma'am? Ganahan ko niya. That's true. Sayang. No questions. Arin, yeah. Next time, si Oro, makauban na natin this kapiyan, ha? Will you please relay the information? Yes, ma'am. Just for the information, she's currently in Cebu City. She's undertaking a DepEd-connected activity. So she can't be here. But if she would, probably in the future, she could be here. Okay. Thank you so much. And sir, yeah, Sergeant? Opo, I'm also here po, no, to represent our superintendent, SDS, Pedro Melchor M. Natividad. He's currently in Japan. He is currently attending a conference there in Japan also. DepEd pa din ang activity. Yeah, okay. So, we'll start with, there is ato ang kuan teacher before. Okay. Si Mr. Hill P. Tabiliran. Being a teacher, sir, sila, mga educators na po ni, no? Being a teacher, did you regret na nahimo kang maestro in the past na kadang because being a teacher is no joke, especially today o mag-replanting apil ang teacher, mag-community kuan clean up apil ang teacher, mag-election apil ang teacher, mag unsa may dili apilan sa teacher, di ba? It's a thankless job, di ba? Department of everything. Yeah, that's true. Okay, so Sir Hill, did you regret being a teacher in the past? Being a teacher for 7 years in Zamboanga del Norte Provincial High School was the happiest and the most challenging task that I have done. And of course, regardless of the basic compensation that teachers get at that time, the early 70s, I still find it very fulfilling. Daghan kayo kong mga experiences
interacting with my students, especially when I'm teaching world literature and being the commandant of the school basic military science and tactics and discipline. Proud kayo ko nga ang produkto sa national excelled in their field. Like Dr. Claude Adriatico, Claudia Adriatico, Claudia Lacaya Adriatico from Illinois and Ohio. Yes, same. One of the top anesthesiologists in the United States. Wow. Triple citizen na siguro siya karon, kaya he's going 60 and U.S. citizen na siya and Filipino citizen. So daghang kayo citizenship, no? Gusapado ha, my cadets in this school, we produced two generals. Who are they? Three. Who are they? General Ramon Ocho Torena sa PNP. Okay. General Hopil, Corpus Adriatico. Ah, si anak ni Agustin. Okay. Hopil. Hopil. Si General Bong Aloba. Yes, General Aloba. Okay. Katong na-assign na battalion commander, yes, sa sa Pinyan. Actually, daghan ng general na. Pero in our time, in 70s, nagikan sila sa National High School. Then we have hundreds of engineers, dozens of doctors who also excel in their field, and of course, maybe our school produced 1,000 teachers, educators. Yes. Being a teacher doesn't mean that you stop when you reside or you retire from the teaching profession. It is a continuous process from the time you started hangtod sa atong kamatayon. When you talk with children, when you talk with your neighbors, you are educating them. When we give our opinions to our public officials, to our congressmen, to our councilors, to our provincial officials, we are also giving education. And now, the best part of it is daily, we are also educated by our counterparts, by our children. We have the notion that we stop teaching, yes, when you after you retire, or yes, after you resign to look for bigger pasture, greener pastures. Many teachers, sad to say, resigned just to work as domestic helpers. Resigned just to work as caregivers in the United States, in Canada. I've met them in United States, in Canada. I've met Japayokis, Filipino Japayokis, in when I asked them, they said they were former teachers. Especially when I went to Singapore and make pasyal or namamasyal, millennial term, no? Make pasyal in the plaza, thousands of Filipinas and hundreds of them came from the teaching profession. We are sad to say that they work there for their families. But on the other hand, on the better side, sila di ay gatudlo Filipino way sa ilang mga
kuan. Kauban dito. Dili sa mga bata. Ah, oh yeah. Eh, kara, sa mga bata nila pag bantayan. Domestic helper man. Yaya man sila. Domestic helper tapos yaya. All around. Being a teacher, hindi ma-appreciate nga naka nakabarato, nakamura ang ano, yes, ang mga employer nila na ang ilang anak bago nga kan ba? Look, ano the last Olympic special mention yun all over the world. Ang nag-champion sa swimming na Singaporean, Olympic champion, gold medal. Girecognize niya ang yang yaya nga Pilipina. Oh. Congratulations. Thank oh, the picture. So, dili man siya taga-Dipolo, pero being a Filipina, yes, we are doubly proud, yes, of that achievement. Bisag, kuan lang ta, attacks lang na. Correct. Pero the concept that the Filipinos, all over the world, engaged in the noble profession of teaching, not in the smallest way as a teacher or as domestic helper, but developing other citizens of the world, developing the Americans, the Canadians, yes, now China needs. So this would be our what you call challenge, that we produce children, we produce teachers for Chinese schools. Bila to kinahanglan nun sa China? 1,000 ba to initially? Naghan kayo. Yes. Okay, before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of our panelists, Mr. Robert Pinsoy and then Mr. Edgar Saranda. Good morning. Yes, good morning, Ma'am Dito, sa itong mga special guests, mga gentlemen from the noble province and the city of Dipolo. Nabay napitan? Kapitan. Dili. Past na siya na teacher. Dipolo, welcome, sir. Yes, thank you for your very elaborate plan, description about what being a teacher is. No? So, good morning sa itong mga sugintig paminaw o sa ito ang mga kauban sa panel na wala pa karoon, coming pa. So, good morning. God bless us all. Happy Sunday. Okay. Edgar, please. Okay, thank you very much and good morning sa itong mga sugintig paminaw sa Katihan sa Dipolo, as well as our guests, ating mga mentors and mentors before. All sa kanilang mga nagpaminaw kanilang bintaga sa itong Kapihan sa Dipolo. We were inviting kapitan pero ni back up ang kapitan, no, for a commitment, prior commitment. Then ang city, I don't know what had happened, wala pong city. Yes, sir. Thank you very much. No, I was still informed by Ma'am Garcia. I was waiting for the text no, ni Ma'am Garcia informing about the conca. We were talking with Assistant SDS yesterday, Munti Alta. I never thought, no? So, welcome to Kapihan sa Dipolo. Thank you. Okay, thank you so much, no? Atong papahuyan ka dyan si Sir Hill, no? Atong pakapihon. Ato ni siyang slapong dabu-dabuhan kung na ito slap pamata na. Because nakakuha ka mga words of wisdom, no? Gikan kang Sir Hill, no? Kay, kung siya ba, taas yung paglantaw, it's not just na namurabag ka ng kabayo na straight lang. Kundi li, karon pa ko naka-realize, really, naka-produce po di ay tano sa lain ng mga races, sa lain ng mga itang-tang mga nationalities, naka-produce ta og mga better persons, no? Naka-develop og better citizens sa ilang country because of our teachers nga nahimong OFW dito, nahimong dito mga helper, na ang ilang mga anak, wala na sila nag-hire og tutor. Kay ang ilang helper, mauray na tutor kay being a teacher from the Philippines. So nakadaginot sila, to, so to speak, no? So karon ko nakarealize, ano, thank you for your words of wisdom, no? Kaya tinaw na, na-open ang ato abang mind, na-open ang atong eyes nga. Really, bisan sa abroad, ang teachers gidi ay kundi kay, grabe yung kay contribution in the development of a person, ha? Personal lang. Excuse me, also yung department karon din ng education. Department of everything. Interesting. Yeah. Ato pa, before sa, kay nana, okay na, nanay mga maestra. Okay. Multitasking mo also karon sa mga millennials. Yes. So nana, maestro, kumusta ato maestilahan? For the city of Dipolo and for the province of Zamboanga del Norte, kumusta ato maestilahan, especially so after the elections
Wala ba'y nangaguba dito pagbutaranay nga wala nga mga silya na wala ba'y kanana ang mga classroom na nang sira ana kay syempre in preparation for the opening of classes. That's why mukhang inaday na ato ang Brigada Eskwela. So we'll explain first from the city of Dipolog. Well, for the division of Dipolog City, our election was generally a peaceful election. So I think I also served during the election, so as part of the election task force. And I think our schools are pretty much in good shape. And this Brigada Eskwela is actually a recurring yearly activity. So in the sense, our teachers, both also our non-teaching personnel and our teaching personnel, are already quite adept with respect to preparations for this activity. And as such, they know this like the back of their hand. It's like second nature to them, so subconsciously they know how to go about for the opening of the classes for the Brigada Eskwela. So I think preparations are underway. With respect to the physical conditions of our schools, the one who's really knowledgeable for that would be our education facilities coordinator in DepEd Dipolog. But in terms of generalities, in terms of the conditions of our school, I think everything is quite in good shape. And I'm sure our teachers right now are in preparations for the Brigada Eskwela. And I think everything will be going to be okay. Okay, thank you so much, Mr. Bilangoy, from the City Division of Dipolog, from the province of Zamboanga del Norte, si Mr. Ilacan, please. Good morning sa ating lahat. Yung division po kasi namin, ang coverage niya is 25 municipalities po. No? Malaki. Opo. And I'm not part, hindi po ako naging parte ng election task force, but we have our supervisors po supervising. As a division officer po yung aming admin officer. Nakakatuwa po kasi wala po sa nabanggit sa amin. Nagalit ka pala? Pasensya mo. Okay, go ahead. Opo. We were actually very happy na yung report naman nila, walang nabanggit po na may mga major po na mga nasira sa ating mga eskwelahan. I would like to believe po no, yung ating mga kababayan, yung ating mga kasama po sa community, alam nalang po siguro na yung kanilang mga responsibilities na at the end of the day, eskwelahan talaga sa kanila po yan. So, pasirain po nila yan, sila pa din po yung mag-aayos. Opo, yung ating Brigada Eskwela po will happen na po on next Monday po sa 28 po siya hanggang June 2. So, ang ating mga divisions po are very busy, no? Providing technical assistance, guidance po ng ating mga eskwelahan. Kundi yung mga very, very basic na requirement na dapat yung ating mga eskwelahan will be doing po during the entire 6-day po na Brigada Eskwela. Okay, thank you so much. No? Additional info, please. Sir Jesse, I think Sir Jesse mentioned May 28 as a start. Maybe you can also clarify that a little bit. The original department memorandum for that is DO66-2018, which says it will kick off on May 28. Although there is a recent amendment to that, which is department memorandum 83-28, which says that as early as May 21, which is next week, if I'm not mistaken, after the election period, so the schools can already kick off with their start activities. So as early as 21, you know, we can already kick off with our Brigada Eskwela activities and up to June 2 in time for the opening of the classes. Yes, please. Actually po, yung ating Brigada talaga, tama po yung sinabi ni Sir na yearly po yung activity, and it falls actually every third week dapat talaga yan ng Mayo. Unfortunately ho, it's very fortunate that we have our barangay elections. So we give time po yung ating mga teachers makapagpahinga po. So supposedly 21 po talaga dapat mangyari yung ating brigada. Pero because of the elections held on May 14, so we give time na makapag-rest po sila. At siguro yung community can already settle down po kung yung mga nangyayari ng last election. So 1 week time po yan. So 28 po tayo masisimula sa brigada eskwela. I think they cannot take the rest that long because I think there are scheduled seminars starting tomorrow. three days starting tomorrow. Yes, you can react. Interact. To our present educators, do we have a macro program
to make all our students 100%, if not 90% of all our students high school masking from elementary, high school, college level to be IT proficient, to be proficient in computer technology, dili lang sa cellphone, dili lang sa mga Twitter, but in the skill development regarding the use of high-tech products. Yes, you can answer the question, Sergeon, from the province. Opo, actually po, hindi lang po, actually yun din ang pinaka na namin concern, no? Kasi before kayo makapagturo sa mga bata ng ICT, no, without ICT sa DepEd, opo, yung teacher din po, kailangan niya din talaga na may knowledge siya ng ICT. So matagal na po yan na movement actually. It's been there po ng DepEd and we're very happy po na if you can already notice po, no, sa ating mga eskwela already have TVs, may mga computer set na po. Actually, yung ating eskwela ngayon, required na po sila na may isang room talaga for computer laboratory, sir. Okay. Opo, may ganun na po, opo. And DepEd even, yes po. Matagal na rin po yung DepEd ICT program natin. Okay, yes, sir Robert. Follow up lang regarding sa question, sir, about the computer and IT. Kumusta na po yung status ng free Wi-Fi natin, sir, sa mga schools? Supposed to be free zone yun na to be implemented by the DICT. Have you heard any updates about it? Yung ating division po, sir, yung ating region natin, actually, region 9, is part of the pilot program po nung program na yan. And I think pagsisimula po siya ngayong June. Yung ating pong regional office talaga ang nag-spearhead po, coordinating po ng program na yan. I really hope po na makaabot po yan sa kahit sa pinakamalayo po ng mga eskwela natin ito sa ating probinsya. Okay, Brigada Espera, I have heard some comments, especially in the far-flung municipalities. Are they required, the parents? Are they really required? Hindi voluntary. Are they really required to bring in something for the school, like paints, especially yung mga rich parents? Are they really being compelled or complied, compelled to really bring sir, ma'am, kay marang tubig-tubigan, pintali imo, sir, ma'am, kuan imo, ana-ana. Really, nahitabo ba na siya? Or it's just kanang binalay gamay ng mga pamaray pero na-misinterpreted? From the city. Okay, from the city. Technically speaking, the answer is no. Because under our current guidelines, we have the Department Memorandum 66-2018, and Department Memorandum 83-2018, what is being emphasized there is voluntarism. Okay, yeah, so which is voluntarism. Okay. So since the opening of classes is not just an activity of the Department of Education, but also it is actually a community activity in which everybody has a stake in it. So everybody could be involved, the teachers, the students, the parents, the entire community. So what is being emphasized there is voluntarism. So the answer is no, but in the spirit of voluntarism, it would be nice, you know. And it, you know what, it's also consistent with the Filipino culture of Bayanihan. Yes. Because Bayanihan spirit. Yes, every time there's some sort of a community activity, practically everybody gets involved. That's our very nature of Bayanihan spirit and our culture. And of course, I've been involved several times in kickoff activities. So last year we went to our Tubod Integrated School, and everybody got involved without us asking. So I think hopefully this year it will be the very same spirit of volunteerism. So the answer is no, the direct answer is no, but of course we encourage parents to be involved because it's their children who are at stake here. It's their children's future, their children's education. So we can encourage them to bring anything, but kusang loob, they usually do that. And we have experienced that many times in the past. For the province, Sergeon, yes, before Nemo. Sergeon, for the province. And before I answer that, Ma'am, gusto ko lang ibanggit na rin sa ating mga listeners, no, and sa ating mga viewers, na yung DepEd po talaga, very strict po kami sa no collection policy, no? So it also applies sa Brigada Eskwela, pero iba nga lang po yung concept ng dalawang program, yes. No?
yung no collection policy talaga during enrollment po, no, bawal po talaga mag-collect na kung ano-ano. Actually, kahit during the whole year round, no, na bata na sa eskwelahan. But ito po kasing Brigada Eskwela, it's a different thing, no? Talagang yung gusto ng DepEd dito, aako din. Dapat talaga may aakuhin din yung community. But of course, apart naman doon sa kanilang makontribute, yung schools naman po kasi may MOOE po sila, no? Yeah. So yung DepEd po, may MOOE po for that program also. Pero kasi, given po nung siguro sa isang eskwelahan, yung kanyang mga 5,000, 8,000, yung kanyang MOOE, mga small schools, yeah, no? So what can 8,000 do, no? Sa isang buong, sa isang proyekto ng eskwelahan. So, which is why po talagang we strongly actually encourage po talaga na everybody, especially po ma'am yung sinabi niyo ng mga mayayaman, kung meron po talaga sila mga pera pa, no? And you wanted to help us at yung mga schools, please, talaga tatanggapin namin yun sa DepEd. Okay, yes, Sir Hill, you have any idea? Best example, na successful ang mga activities sa mga estudyante. In 1968, the ROTC cadets of the Pulog City, St. Vincent College and Andres Bonifacio College conducted replanting program in Cogon. Now it is a very nice natural park, ang Cogon, di ba? Yeah, Eco Park, Cogon. It started so bad. Damayra mga kahoy. We planted, each cadet would plant 100 trees. So the third generation, ang mga apo na, ang mga apo sa pag-umangkon, sa apo ng mga pahinte, Tabilirang clan, Karyon, all citizens of the Pulog City and Sambuanga del Norte. Pero nag-enjoy sila, di ba? They go to that falls. Cogon Eco Park. Cogon Eco Park. Kanang dakap, kailang privatize na, muna'y paborito namong tambayan. White Beach lang na. Sakayan nga mo ato dito, tapos mga ligo may, ulay bayad-bayad, gasolina ra o pambot. Karon, libo-libo na ba? Ayha pa makaligo sa but the trust is our generation from now on they will enjoy the result of that Brigada program, and it is really recorded. Okay, so nakita ninyo, naka-ato na ba sa Cogon National Park? Yes, yes, sir, yes. Ako wala pang ato. Ito na ako na. Asa resulta? Yes, we're correct. Sabay tayo, Sir Hill, kasi I have a feeling there also. Okay, we'd like to acknowledge beforehand, Sir Jim, we'd like to acknowledge our info center manager from the Philippine Information Agency, Mr. Pons Roda. Good morning, Pons. Okay, din sa mga tao na mga sa itong bisita, karong bagay sa kapihan sa Dipolog, o sa itong nasa kong titanaw. Usa ba, belated happy birthday kang Alexis Jacinto. Yan, nagsaulog siya adlaw na tao kanyang hapon o nagpa-blessing sa siyang panimay. Alam sa itong tarang nasa kong titanaw, may mga. Okay, Sir Jim, please. Opo, ang ganda po kasi ng mga input ni Sir, no? Parang, and relative doon, gusto ko nating banggitin na last year po, no? Kasi yung DepEd po talaga natin, ayaw naman nila na naka-box in na talaga tayo sa programa during Brigada Eskwela. In fact po, may mga napipili po sila mga divisions, no? Or eskwelahan na recognize po nila for being so innovative. Nagdagdag po sila ng mga very, added value po sa Brigada Eskwela. Like last year ho, yung ating division, gusto ko lang banggitin, no? Na-award po tayo ng most innovative po sa division kasi we implemented also connection doon sa tree planting, yung know-how na damdo. Lahat po tayo dito sa buong probinsya, lahat po ng eskwelahan, nagpa-tree planting po tayo. And that time, we were able to plant 65,000 trees in 6 days po. Okay, we're actually acknowledged po sa national office na binigyan pa ng plaque, no, na most innovative po yung ating probinsya. But however, dapat katong trees of nga gipangtanom dapat to alagaan din para sa yes, mo. Actually, okay, no, it's not only nga planting but opo, up to the nga mutubo gid siya ng yes, full grown yes, generation. Kasama po actually siya sa aming ano. Environmental naman tayo. Nag-develop na rin tayo. Focus tayo environment. Yes, yes po.
hindi na tayo doon sa tree planting kasi pagka-plant mo, wala na. We call it now tree growing. Okay, that's so more. So talagang inalagaan mo yung kahoy mo, yung itali mo doon. It's like adopt a tree yes program. Yes po, actually adopt a tree program po yung concept talaga ng ating Lunhang Adamgo last year. Yeah, Lunhang Adamgo kang Mamba Yuba. Kasi Mamba Yuba, yung suki ko kayo na sa kapihan sa Ripolog. Okay. Yes, Edgar, your question please, and then Mr. Robert Pinsoy. Yes, I would like to go back a little what about with regards to ICT. Because it has been there for quite some time, no, in ICT. I would like to be updated. What's the result of this ICT? Because the way I see it, ICT, especially, it's obvious we are in the public, so we cannot provide every pupil a computer or a laptop or whatever. But there's only a one room for the ICT, and the teacher is not a permanent ICT. Maybe he will be a she, he will be there for 1 year, then comes another one, then comes another one, then pupils will be gathered and there will be puno ng ICT. How about the learning? What's the result of this? Sir, I would like to repeat. Yung ideal po talaga na yung pinakagusto talaga ng DepEd is bawat eskwelahan po may isang computer room na maximum po talaga na 40-seater po dapat yung computer room. 40 o po, maximum, yes po. Kasi pag palaki na, yun nga po yung ating classroom ratio, no? Reality yung sinabi ni Sir, no? In fact po, yung ating mga computers from the central office, until now po, hindi pa rin po siya nakarating sa ating mga eskwela. Wow! Yes po. Why? Gusto ko po yung aminin, okay. No? Hindi ko lang alam. Ikaw sala. Sige. Hindi ko lang siguro sa gusto. Pero may mga schedules po, like yung ngayong June, may parang three batches po na computers na darating, and it will include computers na para sa Polanco, sa Pinyan, La Libertad, Pampilisan, Labason. Yes po. I think may nakarating na rin po doon. Pero for this year po, when we speak of, when we speak of three batches of computers coming, yes po. How many? First batch, how many? Second batch? Kaya, umiyong ka first batch, hindi ka po di kabuok. Eskwelahan yun. Pag sinabi kong batch po, a number of schools po yun, tapos 40 units of computers po yun. Okay. Tapos may server po yun. Wow. Talagang package po siya sa isang computer laboratory. Hindi ako sarang kabuok. Opo. Opo. Isa din po sa medyo malungkot po no, na sitwasyon ng DepEd, totoo yung sinabi ni Sir na yung mga teachers po namin talaga, they're actually professional teachers, hindi po sila ICT graduate. Yes. No? At tapos, ginawa po ng DepEd, binigyan na po ng training itong mga teachers. Wow. Opo. Like, pero may mga nakakakawa din naman. Opo. Actually, Sir, may mga nahanay po kami ngayon na mga ICT graduate talaga sila. Tapos, kumuha ng education units. So, may mga clever din po na principal tayo na tingnan na yung profile ng mga teachers nila, no? So, pag may nakita sila doon na, uy, graduate ka pala sa ano, so yun talagang dinisignate nila na as computer teacher sa eskwelahan. Ayun po lahat at yung mga eskwelahan o principals, no, will have that a strategy na tingnan muna yung profile ng kanilang mga teachers at kung sino yung graduate talaga doon sa kurso na yun, yun talaga dapat na kanilang i-designate. Okay. Dapat yung siguro mayroong ICT talaga na naka-assign doon siya. Kasi gaya ICT, ang teacher na yun, masyadong tasking yung mga ano nila. Grabe yung mga stressful may conflict of interest kasi ang daming requirement sa classroom pa lang. How about classroom pa siya, meron pa siyang ICT doon. Mojo, kagat lang ha, ay asawa niya maestra makarelate ko siya. Pero I would like to relate it also sa diri na din sa field kay Manata. Okay, so ang mga maestra, yung training, kaya wala dili computer literate. Good ka itong computer graduate, no? Okay, so computer literate siya. Pero, pag graduate ni mo niya, asa punta? Computer literate ko, wala man niya mo, dili mga, unsa man dili mga establishment nga, ng recruit, mga opportunities ba, ana? So, manglamyaw, ana? So, wala gaya po, may tabo rin sa ito. Kaya ito, ama, dito tanang katapok. So, na ako i-relate ni Rika, Mr. Hill, Tabiliran, kay unsay mga opportunities para sa ICT graduates dire sa Hill. Sa pagkakaroon ang contribution nato sa
electronics sa IT industry kanang mga empleyado sa call centers. Pero daghan putag mga produkto ng mga engineers na na-employ sa technological companies like Texas Instruments. I'm one of the employees there. Tapos, duhan ako kapag umangkon, contract employee sila sa Texas Instruments. Then later, na-hire sila sa ON Semiconductor, which is based on Cebu, katong third child sa una. Tapos, ang akong ipasabot, ana, na the opportunity is limitless. Ang basic lamang ang kinahanglanon dire, ang training sa mga graduates nato, any graduates, ako, graduate of education, nganong na-hire man ko sa high-tech company, because of my basic knowledge to speak English that the Americans, Singaporeans, the British bosses could understand. Kung dili ko nila masabta na itong pag-interview pala, hagbong dayon. Same thing with the ano, they must prepare themselves pag-graduate, they must not think na makatrabaho dayon. So kung mag-apply ka 50 companies, nagyoy usaan na makalusot ka. Ang concept karon god, ang bata, ang applyan niya, ang gusto niya. Wala mo fisi ang qualification. Oh, tapos ang gusto niya, dili siya ma-hire kay wala may job fit. Bisan fresh graduate, doon na may pangitaon ng job fit. Mismatch. So muna'y challenge sa atong mga educators. Kung unsaon pag-change sa paradigm sa gusto sa mga bata to intermarry or to mix sa gusto sa mga kumpanya, high-tech companies o government companies o sa NBI o sa mga sundalo, police. Kay karon ang mga sundalo, mga investigator, mga police o bisan mga abogado sa korte, perdi man sila dayon kay sila basag libro dugay kay basa para makuha decision sa cases sa Supreme Court decision. Kung may computer knowledge ka, pilara mo na yung kapitik ni mo, bakuwag, matumbok dahil kung unsay kaso nga i-apply sa ako, makumbinsin ni mo ang judge. Oh, correct. Jurisprudence. Kung engineer ka, unsay structure nga kuan, nga bisag na i-commission, mo kuan gihapon, mo barog, bisag daanan o kuan, Typhoon Yolanda. Correct. Yeah. Ang atong kuan, ang atong mga kabataan, ingon ta nga, we teachers sometimes underestimate them. Pero ang ako, nung komandant ako, hibulong sila sa akong mga choices nga akong gihimo nga corps commander. Kaya ang corps commander nga akong himoon, dili man sa iyang gipakita ang iyang potential pag ma-professional na siya. So, engineer, ang corps commander na ako, ha, 3 years na kumandan. Example lang ni, success story, Dr. Claudio Adriatico. He excelled in the profession, not only in the Philippines, but also in the United States, which has the most stringent Medical Practices Act. Sa military and police, tulog ka generals. Pero, i-assign na po sila as battalion commanders. So, they develop themselves na mag-excel sila. Tapos sa mga babae, daghan po kayong mga doktora. Gihimo na po silang officer so that they will know. Tapos, katawanan kay akong gipili nga, kana bang sa baton, nga guwapa, nga model. Kung mahinomdo mo kang Chiloy Ignacio Mulak. Yes, Chirilo. Ignacio. Chirilo.
ako mo lang produkto. Sir, mura mag, mas daghan pa magwapa kang kwan. Cherylo. Eh, si Cherylo ang kwan. Wala ito. Yeah. Presentation mo ka, sir. Kay, ang kwan ha, Ana, what you are driving at is, ang potential nga nakita nimo sa bata. Okay? Muna'y i-emphasize ninyo sa inyong teachers pag-training, na dili lang yung basic knowledge sa computer. Ang produkto ninyo karon generation would survive in the highly competitive world. Correct. In electronics industry, in the business processing, outsourcing industry, BPO, o mga call centers karon. Kitawag nga mga, sa una ang uso call girls, karon call center na, wala na eh, kuhan. Yeah, sir. Okay. Speaking from experience ni siya, ha? Kumbaga, kanang actual time ba? It's bad, kasi, asa mo ka, busa mo yung trabaho? Yes, okay, so ito na yun. So mga, with regards to also mga ICT graduates nowadays, kaya bituin na mga millennial, it's no longer that problem or that kaya. Karoon, there are like, mostly in the recent study, mostly of the ICT graduates, IT graduates are doing online. Online business. And everything, every other sector, the business sector, are all compelled or rich or disappoint the one in the internet, in the high-tech world. Nana sila tanandian na, no? So, mura og advantage sa mga ICT, IT graduate karong panahon na. So, di sila ma-employed, they don't worry a lot. Because if they have cell phones, if they have tablet, they got laptop or PC in their homes, they can do business even. And they can even earn more than what government employees are earning. Yes. Mao nay karong kwan, those people are graduates are entrepreneurs. Namay kwan kanya-kanya mang linya ba? So they are entrepreneurs. They don't want to have a boss. Correct. So that is self-employment. Self-employment. Sir Robert, insight please. Yes, in line po sa gishare ni Sir Hill, no, very, I think very important for our education system ang career counseling. Because sa ako experience lang daan before, when I was about to graduate sa high school. Yes. One, naglibog ko sa nga course ng kwaon and there was nobody nga maka-advise na ko, so nangutahan ako sa akong auntie, sa akong uncle. But I think the best good is within the educational system sa atong mga career counselors. Kay di mo makita kung saan potential. And karon daghan kay kang mabasa nga top 10 jobs that will go extinct by the year 2050. Okay, top 10 jobs that will excel in the next 10 years or 20 years. So I think, mangutana na lang ko dahil ma'am dito, what's the city and the province is doing about career counseling. Do we have counselors at hand nga maka-guide sa ato? Do we have programs for this? Thank you. Okay, Sir June and then si Sir Dayan Ayer. Opo, with regards doon, sir, gusto ko lang din balikan muna, sir, no, yung sir kanina, yung potential, kasi doon din patungo yung tanong niyo po eh. Yung dapat po talaga, may mga guidance counselors po kami sa mga high school po, opo. Kung wala... Sir, guidance counselors meaning pato nang giaway, patawag ang payments, gano'n nga. Kung usual, ang sa una, di ba? Karoon lang naman, okay. Opo. Can I explain, sir, please? Para yun po yung ato, yun po ato yung makaluma na yes. Pagtingin natin sa mga guidance counselors. Yes. Opo, opo. Pero actually... sa una, di ba? Pero actually... Opo, at pero actually ho, ang dami pong ginagawa ng ating mga guidance counselors, no? Kasama... apart doon sa pag nai-mag-away, ma'am, no, kasama po sa katrabaho nila yung, kunwari yung bata po, medyo yung advisor ng isang klase, masasabi siya sa guidance counselor na parang yung bata ko, hindi siya lagi siyang lead, no? Or laging yung pag nai-exam ako, medyo kulang yung kanyang mga scores na bumabagsak siya sa mga exams. Kasama po sa trabaho ng guidance counselor na tignan yung ano nga ba yung sitwasyon ng bata, ano yung mga rason kung bakit nag-fail siya sa mga exam, bakit siya late lagi. Ang dami po actually yung trabaho ng guidance, hindi lang po siya nagsisupport ng mga gano'n. No? Kasama po sa trabaho ng guidance counselor, yung
pagkanta po ng National Career Assessment po na exam. Titignan po natin doon, yun po yung sariling potential. Actually, yun po yung basihan dapat talaga ng bata. Kasi it will tell kung saan banda, no? Ng yung aptitude test kasi ito eh, kung saan yung skill niya, saan, siya, saan yung strength ng bata. Para doon dapat siya kukuha ng kurso, no? Then apart doon, yung ating superintendent po ngayon is very intelligent po, no? Kung, at this very moment ho, nakipagkontrata po kami sa may mga ongoing ho kami na mga negotiation with GRMSU. Kasi when we conducted assessment ho ng mga teachers namin, no, kulang-kulang po kami ng mga teachers na nag-major sa mathematics, nag-major po sa ESP, nag-major po sa Aling Panlipuna, no. May mga teachers ho kami na hindi talaga lang major yun, pero natuturo po siya ng ganun. So, you can, pwede mong sabihin talaga na yung, ano yung quality ng pagtuturo. Yes. So that, this time ho, gumawa kami ng MOA. I hope yung MOA po, napirmahan na po na with GRMSU na. Sana tingnan ng GRMSU kung ano yung, kung sa education na part. Ano da, hanggang ito lang muna yung tatanggapin nila for this year na mag-enroll for this subject, for this major. Kasi wala hong demand. Kasi like kami, for instance, yung kung mag-hire kami, yung demand at titignan namin. So like, wala kaming PE ngayon. So kahit pa professional teacher ka, pero English major ka, hindi ka po pwede namin i-consider. Yun po yung natignan na aming superintendent ngayon, and he's very, very good talaga sa mga ganyan, no? Critical po talaga yung pag-iisip niya. Nag-force kami ng MOA ngayon with GRMSU na sa talaga tingnan nila, may lagalasan ng limit na ito lang yung demands, like kami, bibigyan kami ng ito yung demand namin na sa mga teachers ngayon. So, dapat yun na kanilang buksan, no? At ganun, ganun talaga sana. Opo. Okay. Yes, sir. Sir Virangay and then Sir Hill. Okay. So, actually, it's just the same with DepEd-CD because all of these are practically implemented all over the Philippines for DepEd. So, my orientation is that my DepEd and my, it's more of the financial management administrative side what I'm handling. So, si Sir Jesse was more competent to talk about the education program side. But my two cents worth with respect to that, I will touch on two things. Yung sabi ni Sir Robert, no? Totoo yun. After you graduate from high school, you have this dilemma. Especially si Sir Robert, kasi very high achiever yan eh. When I was in high school, he was our invited guest speaker during our honors day kasi he was a former valedictorian of trade. Trade yan din ako, sir. So, wala ka na siya ng pansit. Oo. So, So, ganon. But we have that already systems in place. So, in the division office, there's a career guidance counselor also in our schools. With respect to DepEd City schools, especially large schools, we have also guidance counselor, or we also have designated guidance counselors. And I would also like to touch the sinabi ng Edith, no, na yung concept niya ng guidance counselor is yung mag-reconcile, mag-conciliate with respect to skirmishes or problems. At least on Edith, sad to say, they still have it's still part of their job. Yeah. It's still part of their job. It's not just purely on career guidance counseling, but also a mediation, because under our Department Order 42012, which is our child protection policy in DepEd, the guidance counselor is usually designated as the vice chairperson of the school child protection committees. So part pa rin yun ng ano nila. So my two cents worth is that this is being implemented right now in our schools, and hopefully it will be strengthened more, because I think, sabi ni Sir Robert, at high school, it's when you experience dilemma, which career to choose. So, sana tuloy-tuloy. Ganun din, Sir Jesse, now, if you share my sentiment. So, that's my, just my two cents worth. Okay. Before our commercial, ikaw sa una, sir, then yung commercial break ta. Furthermore, to add, that's a very good concept or project. Karoon nga ma-implement tong MOU. GRMSU, ang akong igsoon si Dr. Amay Tabiliran, Francisco Tabiliran, nga usa na siya sa mga implementor sa mga programs sa kuan. Amo pa.
akong manghod. Oh. So, ang gobyerno nato sa mga student na nag-excel, dako kayong mga abinyo. Mamili sila, gusto sila mo eskwela sa Australia, gusto sila mo eskwela sa US, gusto sila mo eskwela sa Europe. Na may programa atong gobyerno ano, sa mga kuana, mga empleyado o mga estudyante na nag-excel. Setting that aside, ang inyo ninyong programa sa ICT, ang gisugdan ninyo is the infrastructure, the IT infrastructure. So, kanang mga computers. Ang pinaka-importante, ana, ang programs o ang utok na ibutang nato sa computers. Kaya ang mga computers, God, kuan man na, gago. Garbage in, garbage out. Kung garbage ang na-program, ang i-out garbage po, basura. Dili yun education o dili proper values. So, duha na sa infrastructure, ang usa answered na. Ang kasunod, kanang mag-train sa mga educators nato, hopefully within this year, no, we would realize the program. We pray to God. We pray to our congressmen. We pray to our senators. Sa atong presidente, kuana kay build man. Not only the infrastructure ng mga civil infrastructure, but also the communication and the IT infrastructure. Muna nga doon natay coming soon, hopefully this year, third telco para wala na yung monopolyan ng globe. Puro complain, there is a repolog, puro complain sa del caso nila Perme ang globe. Labi na kung dili na makatrabaho kay walay linya, walay internet. So setting that aside also, ang atong siyudad sa Dipolog, Gapitan, o province sa Sambuanga del Norte, mga towns like Sindangan, which has big schools, Tinian, Rizal, ang kaayuhan diha, kay doon na natay power. Ganun nga, usahay, putol-putol, pero at least doon natay kuan. So, the second infrastructure nga, kailangan yung backup kanang genset. Mayroon kauban sa mga computer, may UPS battery nga mo hangtod o tulo o patka oras, kung wala, babarato ra ang genset. Kung na may mag-donate, you can approach a big corporation like a British. Pero maulagay kontrata. Produkto nato, ilang kontratahon nga kuan, pagkahuman, sa ilang empleyado. They assured na sila sa iyong trabaho, di ba? Tapos, ang ihatag nato nila, dili lang job fit. Ready yun. Basic training lang sa mga balyo sa abuitis, balyo sa for example, kung mapunta, maadto siya sa NBI, kung himo siyang abogado, kinanglan man nila mga IT expert. Ang mga polis, kinanglan po nila mga IT expert. Labi na ang sa atong department, sa DepEd. Okay. Thank you so much, no? Before the commercial break, ato ipang-ung-ung ang pangutana. Ipanganak, bago na yung man sa commercial break, okay? Katawa sila. Ang gulay mo ang term nila, no? Dabu-dabuhan pag pangutana. Ipaungong ang pangutana, bago ninyo, ipanganak ninyo ang pangutana uman sa commercial break. First, nag-mention na quality education, di ba? Ito yung emphasize ni Sir Hill, kabiliran, okay? How do we achieve nga di kalidad ang edukasyon na itong gihatag sa itong mga kabataan? Na, siyempre, ito yung sa teacher, di ba? It really manate on the teacher. Pero, wala namang good nga
wala mo tayo kwarta, wala tayo kuan. Ah, pag maestra na lang, kay tutang dako na nang ron sweldo. Ana ba? Kana ba dong lang? Di ba? Na naghimo bitaw nga ang teacher himo lang lang. Wala na ilaing kapainan nga profession. Ato, yes, ang kuan last option. Pag maestra na lang, total dako pa kayron ang kuan sweldo sa mga maestra. Oh, ang kay kuan na himpro. Oh, start sa lari man na. Ay kaduha po dana ganing profession kuan pag pulis kay dako na kay sweldo ron sa pulis. Ana ba? Wala, yes. Wala bitaw gitagaan bitaw og dignity nga sakto, importansya nga ang maestra is the kuan mother of all profession, di ba? So, marami nga, nganong inana ang mentality nga lang? Is it because kay wa puta ka produce og sakto pud nga sa quality education, wala ka produce og sakto nga estudyante tungod kay maestra lang. Okay? So, ikaduha, ana nga kuan? Ang ikaduha is naay mga maestra nato nga qualified kayo because of gamay ra gyud sweldo nangadto mo to ingon ni Sir Hill nga nahimong tutor at the same time helper to sa abroad ang ila mga anak ni nabibilang pag ayo kay gibiyaan man ato mga anak to eh ato mga kabataan mo na brain atong country di ba tinuod man na kay daghan kay nang abroad kay because of greener pastures wala man tay mahimo diri magunsa man na oh mo siya oh so how do we address this kind of problem? Nga ma-improve ang atong education system, it will rebound to the betterment of our children, no? Of our students. Nga mahimo sila nga mga kuan sunod puhon. Diri ingon nga kanang mentality pag eleksyon, pinalitay diri, pinalitay dito. Oh, ang sabi atong na-produce nga leaders, wala, di ba? So, wala. Kaya nga no, konsihal ka bitaw na sa barangay, palit na 50 ang buto, 100 ang buto, adaog lagi, pero nangutang, nana. Unya, unsa may kalidad ato sa atong leaders nga atong dibutar, di ba? So, muna na nga, mingon ta, tabagaw na ninyo niya, makastress lagi. Okay, after the commercial break, Edgar, please. Hello. Okay, before commercial break, my personal view lang na the word lang is diminishing nowadays because since the teaching position, katong before, katong under civil service pa ang let, that was the time na you can hear more lang, occasional na lang. Pero since nga tanong sumanin sa CHED or sa PRC, no, ang sa teacher work, di na ako makadungo, pag-teacher lang o pag-kuan lang, o, doon na naikaroon, it's dignified already, no, taas na ilang kuan sa tanaw nila sa mga teachers, no, di na, na wala na, tumag, wala na, no, wala na itong before, the old school, the old thought niya, lang, wag teacher lang. Karon dili ka, di it's not easy to become a teacher for nowadays. O, na nga, dipin saan dyan, Edgar, kaya asawa, maestra. Yes, ay, Edgar, I can't do it. Okay, atong bahan salamat ang muna, ng ating mga sponsors, nga sa ganun na nagpaliwis ng parikuban sa ating mga kapihan sa Dipolog. Una ang atong official venue, ang second floor function room sa Hotel Camilo One. Dalang dyan na luna na itong dagdayan sa Dipolog. Well, of course, ang Sunburst Fried Chicken nga dito kitagikan. Mga itong unang official venue, ang Sunburst Fried Chicken. O ang mga staff sa Hotel Camilo One, dalang dyan na luna na itong dagdayan sa Dipolog. The management and staff ng Hotel Camilo One. Official venue nga ni Adin ng Tagabunga 9 to 11 in the morning. Huwag mabati usap kita, siyempre, sa ating Duha ka mga sabihan ng Salmocast, 981 AM o 94.1 IFM sa Radio Mindanao Network, RMN. Plus, ang atong live streaming, pinagi na ni Sherbert Tumbiano, ang atong broadcast airing, pinagi sa Mitax Ilumbog, sabi ang dito sa atong studio, na broadcast center, nila ni Daniel Lord, huwag mga kaubanan dito, o dali sa atong live streaming, si Sherbert. Makita kita sa www.rmndipolog.weebly.com worldwide. So kita karon worldwide kita nga makita. Pagbihan sa orang kahit atin, dekan tayong mga live streamer nga naglantaw karon nato. In fact, ito ang hinihindan ang few nga sige mo makikonnect na to, no, every Sunday sa itong kapihan sa Dipolog. Okay. Una, ito pasalamatan ng atong DC Gobernador sa Laligan, si Vice Governor Atty. Sonino O. Angeles, ang atong presiding officer sa Gunang Palaligan. Si Mr. Henry Chonero, kanunang galantaw nito sa Kuala Lumpur, ang atong Assistant Labor Attaché sa DOLI sa Kuala Lumpur. Si Atty. John Hendrick, atong Municipal Mayor, ang Honorable Municipal Mayor sa Lungsod sa Ruas, sa Laligan, sa Buangad del Norte. Ang J&P Fruit Nursery, alang sa nakariang klase, Sidney's Barato Pagayot, ang presyo. Nagbaligyo sa coconut lumber,
Nasa barangay Lingasat, Pulangko, doon ay GMP branch sa Dipolog, Galas, Dipolog City. Gipanaya, ginibala ni Mr. and Mrs. Porfirio Necesario. Ang Janus Marketing, alang sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Gabanta. Nasa makatarungan ng presyo, umumutang sila sa Quezon Avenue, Dipolog City. Gipanaya, ginibala ni Putak Barangay Chairman, ano? Formally, no? Formally man ay, no? Siya po mag-Japon, siya karoon? Si Janus, siya pa kanto, no? Formally, Barangay Chairman sa Barangay ni Putak. Mr. Janus Siu. Ang Janus Marketing matawag sa telephone number 212-1148. At ang mga live streamers at ang timbayaon sa Chicago, USA, si Mrs. Milagros Agustin, good morning, good evening, or whatever. Ya karon Chicago. Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Happy viewing sa ating live streaming. Di pala yung sabita ni Congresswoman Glenn Alabagabad atong atong representative sa 2nd District sa Buanga de Norte dito sa Kongreso. Ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ni Ma'am Beth Ladaga, nagpahibalo na hapit na ito. Good, mapahimuslan ang 138 kibila niya at ang ininyo kay mayman itong silang guest next month. Doon ay dakong balita, no? Na ipadayag ang National Grid Corporation din sa kapihan sa Dipolo. Pinagi ni Ma'am Beth Ladaga. Ang atong Municipal Mayor sa Lungsod Jopulangco, Honorable Mayor Ewan Hope Boyd Olvis sa Lungsod Jopulangco, kauban ni Vice Mayor Alfredo Baitita, ang presiding officer sa Gunang Bayan Pulangco. Ipala yung sakita sa Petra Cement Incorporated, pinagin ni Angel Gilbert Cruz sa Mayor Rasan, Rawasan, Buanga de Norte. One of these days, live pa dito sa Irasan, Rihas, no? Dito sa Petra Cement Incorporated. Sarang City Food Terminal, gi-operate kini o gi-gumala sa Kasaba Growers and Processors Association sa Dapitan City. Daghag kaya silang mapubukto karong kasaba chips, kasaba puto, bihignit, banana crackers, pastillas di oro, turmeric powder, coco turmeric juice, salabat, tablia, honey, boko juice, bundes bangus, bundes tamban, tamban dried, bottled sardines, adlai grits, og sardines. Yan, pagkikitain lamang ang livelihood center, the business center in charge na si Ma'am Susan Impinado. Nasa sila yung outlet diya sa Ubus Guild sa City Hall, Dapitan City. Bukas, anytime. No? Di pasalamat ang sab nato si Police Superintendent Darwin Rafer, atong YC Chief of Police, Dipolog City, nindot kayo kita o tarpulin na makita sa live streaming nato. Ang atong legal counsel sa kapihan sa Dipolog, si Attorney Crescencio Crispal Pagan Jr., ang atong legal consultant sa kapihan na sa Dipolog. Siyempre, ang Hotel Camila 1, ang staff and management sa Hotel Camila 1, pinagi ni Manager Gold Fabriga and mga personahe ni ini. Fresh of the Box Boutique, no? Fresh of the Box Boutique, alang sa mga imported clothes, perfumes, mga sapatos, sa reasonable o makatarungan ng presyo, buyo sa City Hall Dipolog City. Sinergia and Wellness in Health Food Supplement na nagpabaha o kapidili na itong nakalabay ng Pilaka Domingo. Alang na sa inyong kayuhan ng Sinergia and Wellness and World Food Supplement. Kita lang si Ma'am Grace Paloma, Business Center Manager. Matawag sa number 09480284032. O si Ms. April Biolango, Ms. Rochelle Rianon, sa Istaka, doon sa Barangay Hall, Istaka, Laila Street, Dipolog City. Happy viewing sa dugo na itong mga live streamer, Norma Caballero and Jaime and Vicky Caballero sa Ontario, Canada. No, og James and Samantha Caballero. Si Lady Arita, pahintitumong sa Brampton, Ontario, Canada. O dito sa New Jersey, USA, si Mr. Vicente Tianzon, na kanunay naglantaw sa kapiyan sa Dipolo na tayo, Domingo na tanan. Iyumasap atong pasalamatan, dugang pasalamatan, na nagpaliyo sa kapihan sa Dipolo, ang atong Undersecretary sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission, si Kanhi Ding sa DRMSU College of Law, Atty. Rosario Mato Barinaga, na mao sa na panel susab sa kapihan sa Dipolo, no? Og karon may assistant secretary sa NAPSI. Ay masab gipalin kita sa maayong kabubuton sa ANC Foods House, pinaagi ni Atty. Clyde Naong. ANC Foods House ang sabihan seafood sa Dipolo, Gades Barangay Barra ang main store, doon ay branch dito na sa College Park, Dipolo City, ANC Foods House. Lain ipalit ka na ito, mao ang Gloria D. Dapitan. Gloria D. Dapitan, ito is that bayan sa Dapitan. You dine, you shop, you eat, and everything. Bring the whole family, you enjoy. Sulod sa Gloria D. Dapitan. Nadia ang Thea Twin Cinema, ang Thea Hypermart, o inyong masyawang Thea Mall.
So Lord Segoro, the Dapitan and Fantasyland, the only theme park in the Visayas and Mindanao, and let a child out in you dito sulit sa Fantasyland. Naa sila yung mga world-class presentation matag weekend plus the amazing fireworks dito sa Fantasyland. O kung nita kayo seafoods na labihan plus the ambience na labihan nito tayo at ito ang ito lang restaurant sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Kaya ito lang ipanagiyaan ni kami Congressman, First District Congressman Romeo Ninong Halosos. Mga kita pipilakan ng paliwas at ang panagubahan sa tema ng kapihan sa Dipolog. Dini nga sa CBI ng VXDI 92.1 live sa Hotel Camila 1. Balik kita sa itong mga bisita sa itong kapihan sa Dipolog karong Domingo. Balik na ito kang Edith. Deb? Thank you so much. Balik kita sa itong kapihan sa Dipolog at itong discussion. No? Bayan sa mga maestra, mga educators, mga teachers, o uban pa. Especially yung kal-teacher, at yung mama o atong papa, mabita mga first teachers within our homes, kaya mo gini manudlo na to sa ito ang family. Okay, so nakaungong ang atong pangutana. So mo na ito bagong karoon ang nakaungong na pangutana. Kana ang mentality nga, pag maestra na lang, pag maestro na lang, tutanda ko na sindurong ana. Unsay kuan ana nga mahimong quality ang atong education po. Nga ato po ikakuan sa ito mga kabataan. Kaya namura mang gunog, gidaon lang sige na maestra-maestro. Police po, appeal. Okay? Ay pag-pulis. Kaya hay karoon ng pulis. Kaya postean, ana ba? So, muna na siya. And then, of course, ang kanang na ang greener pasture, kaya kanang lagi nga, ginkrisan ko nung hay, pero daghan pong deduction. Kaya ganit karoon sa election, inyong honorarium, itagaan mong honorarium 6,000 pesos, napoy tax. Oh, di ba? So, muna na ang, namarabag, a little depressing, no? For the teachers concerned, for our educators. So, your thoughts on this issues, Sir Jun, and then Sir Terence. Opo. Gusto kong i-connect yung comment ni Sir Edgar kanina. Pwede po talaga, Sir, na noong unang, sana naman hindi na po ngayon, no? Na noong unang panahon talaga, pwede talaga sabi na mag-teacher ka na lang, no? Kasi before talaga, walang kasing RQA. Walang RQA before kasi sa DepEd. So, yung very basic talaga na requirement lang talaga is if you're a licensed teacher, pag pumapasa ka sa exam, no, sa professional licensure examination for teachers, PEBET pa noon, no? Pag pumasa ka doon, you can already be hired sa DepEd, no? So, pwede talaga na sabihin na yung quality noon compare ngayon, so medyo mababa, no? Pwede sabihin natin yun. Pero, ngayon po, isa po yan sa mga very concrete po na measures na ginawa ko ng DepEd. Na because pwede talaga na dati, kung kunwari isang supervisor ka, no, makinig ka sa klase. Parang talaga, ito ba yung klaseng teacher meron ng DepEd? No? So pwede talaga siguro sabihin niya before. Sabihin ko ng DepEd talaga is nagbigay po siya ng criteria talaga kung paano, sino lang dapat ang ma-hire. No? And given po na marami na rin po mga actually professional po ng mga teachers. And kung tignan natin yung guideline ng DepEd, talagang makita mo na they are talagang sinasala na po talaga natin ngayon yung mga aplikante sa DepEd. No, hindi na before, wala talagang criteria yung DepEd. So, if makita natin yung experience kasama talaga sa point system po ng ating criteria ngayon before you will be hired sa DepEd. So, kasi yung experience talaga kasi will give you a very rich tawag doon, edge, no, para ma-hire ka. Somehow, alam mo na kung ano yung sitwasyon talaga sa isang classroom pag may experience ka. So, pag malaki yung punto doon, I think that's 15 points kasama doon sa 100%, 15 points doon sa experience, apart doon sa education. Tapos yung mga training na rin pong itintignan natin, relevant na mga trainings po bago ka ma-hire sa DepEd. So, if makita ho natin noon, nag-evolve ho yung DepEd, nag-improve ho siya, na dati na talagang walang requirement, walang criteria bago ka ma-hire. So long as pumasa ka sa exam, pwede ka nang ma-hire. Ngayon po talagang hindi na. Pumasa ka man sa exam, but ang DepEd ho, may battery of test pa po silang gagawin. Magde-demo ka pa, may English professional test pa, at ang dami pa mo pang i-interviewin ka pa before you will be hired. So sana po yung lang before, no, mag-teacher ka lang before, hindi na po siya ngayon, no, wala na po siya. Sana po talaga. Wala na yung lang. Opo, opo. Okay. Sige, dipinsahan mo. Okay, so, parents. Thank you, Ma'am Edith. Quality education. So, mag-teacher ka lang. So, what would be my reaction to that?
I would like to discuss this on two levels, internationally and domestically. Now, internationally, I think we can concede to the fact that our quality of education is not really at par with the best of the world. In one research, Finland has the highest paid teachers. So their teachers are the highest paid in the world. And they have purportedly the best quality of education in the entire world. And according to one study also, the English proficiency of our teachers is comparable to the English proficiency of cab drivers in Dubai and high school students in Thailand. Yes. So I think we can concede to the fact that internationally we still have so much catching up to do. Now domestically, I would subscribe to the perception, Mr. Edgar, kanina na, wala na actually yung mag-teacher ka lang as compared to before. Because before, I think we can concede to the fact that it is an alternative profession lang, yung pag-teacher. But if you are going to be a teacher nowadays, di ba, Sir Jesse, ang dami ng pagdadaanan. Teacher. Nowadays, as compared to before, ang dami mo ng pagdadaanan ngayon. So I think that in terms of hiring quality teachers, I think nowadays, I think we are already improving as compared before. If you have to go through application for a teaching position, ang dami mong pagdadaanan, you have English proficiency test, you have to pass or to belong in the RQA, registered qualified applicants, you should make it to the shortlist. And if you look at the assessment tool that is being used to assess you, you have your education, you have your experience, your teaching demonstration, all of these, ang dami yung pagdadaanan. And of course, you have to pass your LEP and all this stuff. So, 2 points. We still have much catching up to do internationally, but domestically, I think we have improved as compared to previous years. So, of course, part of our activities in furtherance of education is our Brigada Escuela. So, ibabatin ko na ito. Napaalam na ako kay Ma'am Edith, no? So, Division Brigada Escuela, with respect to Dipolog City Schools Division, so tulong din natin to sa ating lahat, sa ating teachers, sa ating non-teaching personnel, and of course to our students, and to our other various stakeholders in the community, the parents. So, with respect to Dipolog City Schools Division, yung Division Brigada Escuela natin, ang 2018, caravan, ang kick-off ceremony, May 28, 2018 po yon. So, i-mention ko na po yung schedule para sa kalaman please, ng sir, mga... Please, sir, go ahead, please. So, para sa kalaman ng mga nakikinig natin, especially yung part-time Dipolog City Schools Division, 5:30 a.m. to 6 a.m. meron na po tayong assembly time sa Dipolog City Boulevard. And part also sa physical activity ng ating mga teacher, may Zumba din po tayo. Para kasi, di ba, corpore mensea in corpore sano. Healthy mind and healthy body. So, pinapromote natin yan sa ating mga teacher. So, 6 a.m. to 7 a.m. may Zumba po tayo. Tapos 7 a.m. to 8 a.m. may motorcade. Yung motorcade po tayo natin for the Dipolog City Schools Division. The Dipolog City Boulevard to Olingan Elementary School. At then doon po tayo mag program. Ma-opening program for our Brigada Escuela. That's from 9 a.m. to 11 a.m. So, in furtherance also sa pagtulong sa ating mga teachers, yung meron din po tayong OBEPACC. So, Oplan Balik Eskwela Public Action, ano ba yung C? Public Action Command Center. Ayun, OBEPACC. So, yes sir, yan. Kailangan mo yung magtutunin ng reference mo. So, starting May 21, sabi ni Sir Jesse kanina, May 28 na, pero sa ano, Dipolog City Schools Division, para tulong po sa mga teachers namin, no? So, as early as May 21, mga walang pahinga kami, Ma'am Edith. Kami yung mga taong walang pahinga. So, May 21 to June 8, 2018. So, yun po ang simula ng ating Oplan Balik Eskwela, operation ng ating Public Assistance Command Center. So, 7 a.m. po to 6 p.m., Monday to Friday yan. So, meron na po kami dyan sa ating old division office. Kasi yung bagong division office natin po ngayon, sa Dipolog City Schools Division, malayo na, Ma'am Edith. Ulingan. Gusto mo mubalin, wala na, kaya papiluman na. Correct. So, that's actually...
from my place, it's 25 minutes from Turno. So at least yung ano natin, Public Action Command Center, dyan po tayo sa All Division Office, sa Maniputak, All City Schools Division Office at Maniputak, Tipolo City. So doon po kami tumutulong sa inyo, sa ating mga teachers sa Tipolo City Schools Division, at sa ating mga parents, sa mga estudyante, kung may mga kailangan kayo doon. 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday, starting May 21 hanggang June 8, at doon po kayo. At kahit Sabado hanggang Linggo, so Saturday and Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. So kami po yung mga walang pahinga. So mga teachers po natin, walang pahinga. Okay? So okay. Salamat po, Ma'am Eddie. Yes, Sir Jun. Opo, yung sa brain drain naman, ma'am, no? Yung sabi niyo po kanina. Brain drain. I am from DepEd, no? Pero kung lahat naman si government, may increase tayo, no? Nag-i-effect po siya ng buwan. Opo, yun ang medyo ano eh. Pero kung tignan naman yung impact nun, yes, sa mga teachers natin actually, ang konti ho, like nung first tranche, no, yung actually siguro yung isa sa mga rason why teachers, very good teachers, especially very good teachers, yung mga sobrang galing talaga, nag-abroad po talaga sila, no, para mas, syempre, mas gumanda yung buhay. Kasi po, 500 lang po talaga yung increase ng first ano. So actually, kung matapos po to, sir, next year, no, kasi last tranche po siya next year, a total of 2,000 lang po in 4 years. Yung, opo, yung medyo malungkot na parte ng ating increase po, this, itong binigay po ni Presidente Aquino bago po siya umalis na sa posisyon. Yun po, we're looking forward na, kasi sinabi po natin Presidente, no, na hindi man next year, pero by 2020, yung teacher po ang susunod. Promise, ha? Promise daw po. You know! Opo. Bureaucracy. Opo. Pero sabi nyo, may specific instruction na daw po talaga yung ating presidente. In fact, nabanggit ko ng ating superintendent na noong isang conference na talaga sa cabinet nila, no, noong nakita po ni Presidente si Secretary Liling Briones, talagang sinabi po na, ma'am, opo, yung mga teachers yun na po ang susunod. Sana by 2020. It may not be the same as the policeman, no? Yung ganun po na ano, pero we're looking forward na medyo significant naman po yung magiging increase ng ating mga teachers by 2020. Hopefully. Are you amenable na kung panalitan ba, no? Nakunod, yun eh, wood, kasata mo nakunod. Okay. Dili ba, kung ba, budget? You know, millions of pesos ang budget, ano. Ngayon, is it in the administrative order sa DepEd or memorandum sa DepEd na kuan, kandili allowed ang mga public teachers na murali, mo kuan dihag dadang, we want kuan, makibaka, ngayon. Or are you just concentrated on the classroom? Kailain mo yung kuan sa inyong mga rights dito. Kay uso man ang mga rally-rally. I'm just wondering kay kanina ang mga estudyante kan sa Manila nga sigurado rally, ara ko nga ano man sila mga estudyante man nga sigurado rally nga mga state kon pagud sila scholars. Unya, gispend nila ilang time dito sa ilang rally-rally, dayon scholars sila sa mga mga libre sa tuition. So what happened? Ano inana man na dapat dili sila pabilin og rally. Dapat pa sila sa kwan. Oh, dili na mao. Kay gibayro na sa aton na taxes gikan. So di ko ganahan ana. Sige, ikaw na po, sir. Okay. So amenable ako dyan, no, na actually pag estudyante ka, mag-aral ka. Yes. So don't go out on the streets to rally. I graduated from UP Diliman. So wait, I'm exposed to those kinds of environment. But I was never oriented towards that, yung pag-rally, kasi I believe that if you're in school and you're being paid by the government, you're a government scholar, you should study. And if you want to make a difference, go out there, start making a difference. Yes. In wherever you are planted, in whatever institution you are planted. That's my belief. True. But at the same time kasi, it is a constitutional guaranteed right, yung freedom of expression of public assembly, that's under our Bill of Rights. So we cannot prevent them, but I think it's just a matter of personal preference. If you wanted to rally, as long as you don't infringe on other people's rights, because we make a sabihan tayo, no? Wherever your right ends, when the right of others begin. Yes. So, basta hindi ka mag-infringe right of others, so go ahead.
But personally, I'm not amenable to that. With respect to the question of Edis kanina, the teachers, are they allowed to rally? Generally, no. Yes. Kasi with respect, I'm not basing this on opinion, no? So we have existing jurisprudence on those matters. We have existing guidelines on those matters, civil service guidelines. Teachers are public employees. Yes. And public employees cannot rally with respect to asking for concessions, with respect to economic rights. So hindi ka pwede mag-rally dyan na para itaas ang wages, itaas ang salary, because this is already being set by law. So hindi mo pwede ano yan, baguhin. And besides, na may representative sa Congress, sa mga kuan, at ang FDI, Alliance of Cultural Teachers. Oh. And then, especially also, so that's one point. Second point, especially also if your act of going out on the streets will be disruptive to your schedules, to your classes, and prejudicial to the government and to the students. So we've already existing jurisprudence on that. Ngayon, yung mga teachers na suspend kasi nagrarally, kasi ginawa din naman nila yon panahon ng klase. So hindi bawal yon. Pero siguro, if hindi wala namang klase, and you are not fighting for your economic rights in terms of wages, in terms of emoluments, in terms of bonuses, kasi ito set na ng law. Yes. Kahit na magsigaw-sigaw ka dyan, mapaos ka, tumamlay ka, mapagod ka, wala ka magagawa. Kasi nasa mag-collapse ka. Wag naman, no? Kasi wala nga kaming pahinga. Yes. Palagi kaming kahit ang kayot. Pero kahit ang gagawin mo, walang magagawa yon. Kasi yung salaries natin, yung emoluments, yung bonus, etc., nasa batas na yan. Hindi mo pwedeng babaguhin yan. Sa next year na naman, General Appropriations Act. Pero siguro po, to express just your opinion, in times na you don't have your classes, siguro after class, Sabado Ligo, sige, pwede mong gawa yun. Ang problema din naman yun, walang nakikinig sa'yo kasi walang tao. So, it's a catch-22 situation. So, tsagalang akin lang, huwag na lang siguro, no? If you wanted to make a difference in your life as a teacher or even as non-teacher personal with that, Ed, make a difference in where you are planted. Weigh yourself, di ba? Yung sabi nga ni Stephen Covey, yung circle of influence mo, i-expand mo yun. It has to start with yourself. Be the change that you wanted to see in the world. Yun lang yung masasabi ko. Be the change that you wanted to see in the world. Very well said. Sir Jesse, and then si Sir Gil. Circle of influence. Kay Sir Terrence. Labisyon lang po kay Sir Terrence. Yung damit po kasi, niwala po siya na pwede naman kasing pag-usapan niya sa isang magandang paraan, no? Sa maginaw na yes lugar. Yes po. Opo. Ayun po talaga yung gusto kong sabihin, no? Pwede ito sa Kapatihan sa Bicolo, pag-usapan natin. Maganda dito po. Kung may issue po, huwag na nating dalhin pa sa kalye, no? Yes. We can sit on the table and talk about it properly. Yun po talaga yung encourage ng pero mas guwapo ito ng publicity. Diba? Dada na streamer, dada na placard. Diba? Interview. Ganda yung opo. Pero yun po, sa kami po sa DepEd talaga, talagang gusto namin na pag-usapan po siya, hindi po dalhin sa kalye. Opo. Okay, so Jesse, any for your thoughts about kanang teachers ka mag-rally, kinahanglan ba, o kanang mga estudyante nga, mga scholars, state ka, scholars nga nag-rally, nga nag-viral o buhi sa katawahan. Sir Hill, sugot ka din eh. That's the beauty of our country. Democracy. You cannot, pwede po sa religion. We have our own free will. You could not impose. Forcibly, you could not tell them, stop what you're doing. Yes. Because they will do it. Human nature. So, dili yun na matotally stop natin. Because it's already an ingrained culture. For example, sa UP, mga professor diha, doon na po yun sila, militante po. Ang mga teachers, militante. Pero daghan po nga, koan, moderates, or liberals. So, ang atong hinuon, pananglitan dire sa ato ang lungsod, dali naman kayo na, nara na yun sa giingon nga ni Sergius, the proper communication.
everybody should open their communication channels. Not only the educators, not only the government, not only the private citizens, but also, most especially, the parents. Kaya mo na sila yung number one financier, labi na kanang nag-eskwela. Bisag libre tanan, ang imong pagkaon dahil libre. Di man. Ang imong mga pang-load, di man po libre. Gikan good na sa imong kuan, mga ginikanan, o sa imong ayaan, o sa imong ayaan na mangkay, na ikaw mo yung anak-anak. So, joking aside, it's really a very serious and very long process kung kanus-a pa ta magkaroon o paradigm shift or culture change bahin sa militante, pagka-militante. Personally, I know that. Because I know personally Edgar Opson nga ngampanya sila dire. Kami ang inyo SP, kami ni Bibiang, inyo SP man nila sa ABC, sa Vincent, Koke Balok, kukitsa yung mga kwan. Nag-seminar ganang kwan si Edgar Hobson o katong usaka militante sa UP dire sa Dipolo. 1971. Pag abot ana, pag Marcelo, kami unang dagan-dagan. May gani, kaya nga pong ninong, si Ninong Corbin, adyate ko, o gusan ako kaninong, akong tatay-tatayan, si Atty. Vic Lataya, dagan dahil si tatay, unahan na to ang pisi nga dakpon si Hill, kay Louie, kay Tugan, kaya akong mga kauban, dakpanan? Dili. Sina Franklin Realiza, si Pampilo, original na sikat na commander igagaw taksa ni General Adriatico si no eh si Leo Recapor si Calio. So wala may issue actually between the militants and the government. We all aim to make our lives better, to make the next generation lives better, or we have to give them the best. Pero the process of doing this, o ang pagpaagi kung unsaon man nga tanan kita, hopefully will enjoy the Philippines. Wala man may tabo. Sige magkuan, bisan gani sa kuan, sa kusina, mag-away man gani ang pamilya sa sudan, di ba? Ang usa gusto nga sang lagon ang yang kanon, ang usa naman dili gusto. Dili gusto og bahaw. So ingrained with na, it starts with the family. So major stake player yon ang atong mga ginikanan o atong pamilya, tapos kasunod ang atong employer. Tapos ang final decision maker ang atong mga estudyante o atong mga teacher. There is no black and white. There is no yes or no. There is no wrong or correct answers. But what is definite is we go to the same goal for the benefit of all o sa pamilya nato. Kay cascading effect na. Kung maayo kayo ang gobyerno nato, cascade down to the lowest level. Hangtod sa mga kaminero, hangtod sa mga badjaw kanang nagbibig, ganoon, dagag ka kwarta, wala hatag ka sa badjaw, kung wala kay kwarta. Pero imong gihimo siya tapulan sa mo. Ha? Gihimo naman siya tapulan sa mo, kay gitagaan naman na yung direct. Pero ang, speaking aside, no, not to generate our indigenous people, they are really very successful. I know for a fact, katong magugulayan ako sa Baguio nga akong ayha ko mo naog sa Manila every weekend, weekend warrior man ko, palit ko og mga utanon. Guwapo pa kayo ng cellphone sa ako. Ngano man, magugulay lang na. Papa, anong bangkuan ba? Dako kayo ng nanigo. Ang mga radish, mga sayote, mga carrots, mga litsugas, na
Pero nganong ang iyang mga anak tunon tanang profesional? Nganong antos mamanggapon siya baligya sa sidewalk tungod sa iyang gugma sa iyang trabaho? So, if the teachers, if the students love what they are doing, if the family love what their children are doing, so balik na doon ta. And if, number one yun, ang atong gugma sa atong reliyon, kung unsa may imong gituhoan, kung unsang idilihoya imong gituhoan, it will unify everybody. Pero macro, dako na kayo nga pangandoy. So basically, diri na dito sa bisik, kung unsay mahitabo, react na lang ta. Kaya kung proactive ta, di man ta mahibaw, day-to-day situation, lain man kuan, lain ang headline, lain ang hitabo. After an election, lain ang pagbunga government officials. No, wala continuity. Okay, we're running out of time. Mga yun na parting words and statements gikan sa itong mga bisita. But we'll do it again, please, ha? Balik mo dito para dabu-dabuhan na po mo o maganda na next time na ito, ha? Lain ang mga issues. Kay daghan man gunaan ko, labi na opening classes o sa mga problema na, sa mga eskwelahan. Labi na ka itong mga clearances na wala nakapapirma itong mga bata. Pangayuan, maghihapon ito o para silihig, Norwax, uban ka. Oh, babayaran ba sa Boy Scouts o Girl Scouts? Ah, katawa ka. Kaya kung wala na usual, di ba? Mga clamors sa itong mga parents. Okay, wala natin panahon. So, nga itong parting words and statements gikan sa itong mga bisita. First off, gikan ni Sir Jesse. Ma'am Edith, yung ating po enrollment will start na po on Monday. Okay. That's May 21 po, no? Officially po masisimula tomorrow, na. Tomorrow? This is tomorrow? Yes po. Bukas na po ating mga eskwelahan po, no? Sa buong probinsya, in 25 municipalities po, bukas na po siya para po talaga sa official enrollment po. Regards po saan, meron po kami nakapost sa ating Facebook, yung ating mga netizens po, they can access sa Facebook natin na Schools Division of Zamboanga del Norte po. Ang mga contact numbers yung kami nilagay doon for anything po, concerns, clarifications, or kung may mga issues po sa na-encounter sa kanilang pag-enroll ho, sa pagbisita po sa ating mga schools, if they have concerns, pwede po kami ipaalam sa amin yun, no? And we can already address, pwede po mabigyan ng tugon yung kanilang mga issues and concerns. Yung ating brigada will start po sa 28, so sana po lahat ng ating mga eskwelahan, ating mga parents, everybody in the community will be there po. Kaya po sa division office ay iikot din po kami, nag-divide po kami, may 15 teams po kami iikot sa buong probinsya. Makarating po kami ng Cebu o Chocon po to check po sa ating mga school hands. Nikita point na ready na po tayo para sa June 4 po ng opening of classes. Sa ating mga teachers po, sa ating mga minaw karoon, salamat kaayo. Thank you so much, no? Sir Jesse Ilacan, ang atong DepEd sa mga nilorte, Senior Education Program Specialist. From the Dipolog City Division, si Sir Terence R. Bilangoy. Okay, thank you, Ma'am Edith. So, my parting words would be, please support our education system, please support our Department of Education, please support our DepEd Dipolog City Schools Division, and be involved with our Division Brigada Escuela 2018 Caravan and Kick-Off Ceremony that will be on May 28, 2018. So, for all teaching and teaching personnel sa aming pong Dipolog City Schools Division, meron po tayo assembly time 5:30 a.m. to 6 a.m. So, anyway, nasabi ko na yung ibang schedules natin, no, a while ago. And then for those, if you have concerns, if you have any questions, so you can visit our Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center. Ajan po yun sa ating Old City Schools Division Office sa Miputak po, Dipolog City. We're available from May 21 to June 8. So May 21, that's already Monday. Tomorrow. Yes, Ma'am Edith. 7 a.m. to 6 p.m. So Monday to Friday, we all have our command center there, meron po tutulong sa inyong mga personnel. And then kahit Saturday at Sabado, linggo din. So 8 a.m. to 5 p.m. at doon din po kami Saturday and Sunday sa ating pong Old City Schools Division Office sa Miputak, Dipolog City. Thank you po. Maraming salamat. Thank you so much, no, Sir Terence. Last but not the least is Sir Hill. Your parting words and statements, no? Daghang salamat sa katihan. Daghang salamat, Agaw Edith. Yes. Ka balik ta siguro gusto ni gyud nga makita ta, yes, nga katong gibisita na ako ang akong estudyante, one of the successful classmates nimo si Jesus.
So si Melba Nabor o si Jocelyn Amante nag-comment po sila dito sa itong pictures. Okay. Daghan kayong salamat sa mga panelists, sa crew, mga gwapo nga crew sa RMN. Sure ka ha? Jess, sir. Dako kayo akong kalipay nga naay mga educators nga pareho ang inyong purposes, pareho ang inyong macro and micro goals, gearing to prepare our students, to prepare our mentors. Pasalamatan nato atong mentors tanan since atong tanang atong mga nahibawan sa kanila na na-impact po nato sa next generation, sa third generation karon. Daghan kayong salamat nga maunay programa nga kamugyoy mga chief implementer nga dili mausik ang budget sa gobyerno tungod sa inyong mga paningkamot o unbounded, walay boundary nga dedication. We pray for your success, Edith. This program, kung dili sila maminaw, they lost half of their life. Really? Thank you, sir. Thank you, Sir Robert, Sir Edgar, of course, our Queen Bee. Ma'am Edith, thank you po. Sir Jesse also, thank you. Okay, from the panel, Sir Robert Pinsoy. Yes, daghang kayo salamat. Very informative ang ating discussion sa Butaga. And I'm so happy about the transformation within DepEd. It's very exciting to see a future Philippines with the DepEd as the foundation of change, no? Yes. Starting with our school children. So hopefully, sana mangyari din yan sa political system natin. Yeah. Education will start. Edgar, saran da, please. Okay, thank you very much. Sa huling! Okay, thank you very much. My mother was a former public school teacher and my wife also. So, dako-dako kayo kung kuangit simpatiya sa mga teachers. Kaya nakita ko na all and every day, ang ilang mga trabaho, gabi yun, no? Kailangan yung suporta. Kailangan yung suportahan. Kaya dako kayo ilang role, no? Molding sa mga bata to become somebody in the future. So, sa itong mabisita, it's an honor to have you here. Thank you very much. At least, na-enlighten na itong mga 20 paninaw, itong mga viewers sa itong live streaming. Happy Sunday and may God bless us all. Okay. Thank you. Yes. Pareho dahil itong pamilya o mga educators. Yes. Teachers, pamilya Pahinti, pamilya yes. Kabilera. Ako nga i-greet. Ako ang eldest, si Emmanuel Magallanes Pahinti nga na-retired sa Mutya. Master Teacher. Yung mga anak, Tilukabok, yung mga anak nga, dili, sa diha ko man to. Yung mga anak, puros mga maestra, Tilukabook, si Cielo, si Maymay, si Ever, si Virgilin Villanueva. Sa Albinda. Kaya mo na, Tilukabook sa among pamilya daan. Wala mo na pagmangkaruban na. Si Robert Pinsoy, mga maestra, mga maestro. Mona, so thank you so much, no? To God be all the glory. Ang tanan ng mga blessings, gikan sa Ginoo, atong health, atong family, atong love for each other, no? Thank you so much, Lord, for today. O sa atong mga kauban din, eh. Dahil salamat sa ato ang mga guests karong butaga, Sir Terence, Sister Jessie, of course, Sir Hill, Tabiliran, si Sir Robert Pinsoy, si Edgar Soronda. Ang ato ang, sa atong IT, no? Director, si Silbert Adiatico Dumbriano, nga sa atong mga igadala sa atong live streaming, www.rmnipolo.pibli.com. Click mo sa Kapiyan sa Nipolo na adiya sa YouTube. Na adiya ta. Tanan atong guest sa Kapiyan sa Nipolo every week. Tanari, i-review ninyo on sa atong mga discussions na adiya Kapihan sa Nipolo. And nata sa Facebook, napunta sa ano, sa simultaneous broadcast. Pinagi sa Radio Mindanao Network, Cantax Ilumba, BXDR 981 AM, IFM 94.1. Dito sa istasyon, to dito si Danny Lod, si Reggie Monera, o si Mardi Libre. Sa ngalan sa itong station manager na si Mr. Edgar Dagomo, kini si Edith Pahinti tumong inyong regular anchor and host. Ngayon kaninyo, Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Okay.